Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Gising na Pilipinas at gawing produktibo ang bawat araw. Yan ang sikreto ng asenso sa buhay, ang pagiging masipag at laging handa. Kasama na dito ang kahandaan sa anumang lagay ng panahon. Hatid pa namin sa inyo mga balitang napapanahon. Kayo ay nakatutok sa Panahon TV. Live tayo mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. Ako si Trisha Green, ang kasama niyo ngayong Webes ng umaga, May 16, 2019. Ang masaganang buhay hindi lagi nakabase sa kung sino ang nanunungkulan sa bayan. Sikap at tiyaga ang kailangan at mas mainam kung sisimulan ito ng maaga. Kaya bangon na at asahang sisikat ang araw along Metro Manila. Yan ay sa ganap na 5:28 ng umaga at ang sunset naman natin along Metro Manila, yan ay mga miyang 6:17 ng gabi. Napakainit na panahon ang naranasan kahapon sa malaking bahagi ng bansa, lalo na sa silangang bahagi ng Luzon dahil ito sa epekto ng Ridge of High Pressure Area. Dahil kakaunti ang ulap na bumalot sa kalangitan, mas ramdam ang napakainit na panahon. Pero dito sa Metro Manila at sa iba pang bahagi ng bansa, umiral ang pulupulong pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, lalo na bandang hapon at gabi dahil kasi ito sa ilang mga localized thunderstorms. Ang mga malalakas na pagkidlat na ito ay nakunan mula sa isang video na ito sa Valenzuela City, ilang minuto bago bumuhos ang napakalakas na ulan. Maya-maya lamang ay malalaman natin ang pinakahuling detalye sa lagay ng panahon kung saan makakapaniyam natin ang weather forecaster ng Pag-asa. Bakit nga ba kadalasang napakainit ng panahon ang nararanasan tuwing dominante ang Ridge of High Pressure Area? Alamin natin kung bakit at ilan pang detalye mula rito. Ang Ridge of High Pressure Area ay bahagi ng isang weather system kung saan mas mataas ang atmospheric pressure kumpara sa paligid nito. Sa ganitong kondisyon, kakaunti ang ulap na nabubuo, kaya mas maliit ang tsansa ng pag-ulan. Ngunit dahil wala gaanong ulap, wala rin nagsisilbing lilim sa himpapawid, kaya nararanasan ang mainit na panahon. Madalas itong nagiging dominante kapag tag-init sa Pilipinas. Kabaligtaran ng epekto ng low pressure area, dala nito ang magandang panahon sa ating bansa. Ang high pressure area ay kadalasan ding nakakaapekto sa track ng isang weather disturbance. Maaari kasi itong humarang sa daan na tinatahak ng bagyo. Tagaktak na pawis dahil sa napakainit na panahon ang naranasan ng marami. Naitala ng Pag-asa ang ilang mga lugar na nakitaan ng may pinakamatataas sa temperatura. Narito at silipin natin ang listahan. Nanguna na nga dito ang Giwan, Eastern Samar kahapon na umabot ng 36.8 degrees Celsius ang temperatura. 36.8 degrees Celsius din ang naitala sa Muñoz, Nueva Ecija at sumunod dito ang Ambulong, Batangas na nakakuha ng 36.3 degrees Celsius. Ang heat index o yung init na nararamdaman ng tao sa katawan ay sadyang delikado lalo na kung umabot na ito ng 32 degrees Celsius pataas. Naitala ngayong araw sa bansa ang mga heat indices na ito. Sa Metro Manila, abot ng 40 degrees Celsius ang heat index natin. Sa Metro Cebu, 40 degrees Celsius din at 38 degrees Celsius naman sa Metro Davao. Mula Luzon hanggang Mindanao, aalamin natin ang lagay ng panahon sa mga lugar na ito. Kaya narito ang weather forecast ng Pag-asa.
Malaking bahagi ng Luzon ang makakaranas ng pangkalahatang maaliwanag sa panahon ngayong araw. Kabilang na nga dito ang Metro Manila kung saan ang temperatura natin maaari itong pumalo ng hanggang sa 35 degrees Celsius. Sa kabila ng mainit at maalinsangan na panahon, posible pa rin yung ilang mga localized thunderstorms tuwing hapon o kaya naman ay sa gabi, katulad ng naranasan natin kahapon. Gayun din ang mararanasan sa iba pang bahagi ng Luzon dito sa Baguio City. Ang temperatura nasa pagitan ng 17 hanggang sa 23 degrees Celsius. Samantala sa Visayas, ayon sa tala ng pag-asa, maasahan ang pangkalahatang maaliwanag sa panahon. Dito yan sa Tacloban, Iloilo, Bacolod, gayon din dito sa Metro Cebu. Sa kabila ng maaliwanag sa panahon, posible pa rin po yung ilang mga pag-ulan, pagkidlat at pagtulog na dominante tuwing hapon o kaya naman ay sa gabi. Ang temperatura sa mga lugar na ito nasa pagitan ng 26 hanggang sa 35 degrees Celsius. Samantala sa Mindanao, maasahan naman ang generally fair weather condition. Dito yan sa Cagayan de Oro, Metro Davao, pati na rin sa Zamboanga. Pero posible pa rin yung ilang mga localized thunderstorms. Kaya kung lalabas ng bahay, laging bitbitin ng payong panangga sa mga pag-ulan na ito. Ang temperatura, maaari itong pumalo ng hanggang sa 34 degrees Celsius. Samantala, narito mga balitang nangunguna ngayong umaga. Mga bagong paraan ng mas mabilis na ani alamin. At mga programa sa bawat rehiyon laban sa climate change, silipin. Mas malinaw at klaro na imahe ng black hole makikita na. At alamin ang paraan para mapanatiling healthy. At mga lugar sa Croatia, lubog sa baha. Magnitude 7.5 na lindol tumama sa New Guinea. Yan ang mga dapat tutukan sa pagbabalik ng Panahon TV.